Jesus loves us to be happy. Jesus wants us always to be whole, to be happy, and to be perfectly happy. Kasi it's high time for us Christians to realize the true meaning of the gospel. Sabi ng John 10:10, ang magnanakaw ay dumating upang mamusa at mamatay. Ngunit ako ay dumating upang magbigay ng buhay at bigyan kayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Total opposite ng ginagawa ng Diablo. So it's high time Christians to open our minds doon sa reality ng totoong gospel. Sapagkat masyado na po tayong nalinlang ng mga maling kaisipan ng tradisyon na ating kinamulatan noon pa man. Okay? So, gusto ko lang pong sabihin po sa inyo, ang Panginoong Hesukristo ay nalulugod kung nablebless tayo. Nalulugod siya kung nai-enjoy natin ang mga hobbies natin. Nalulugod siya kung nakikita niyang napaparangalan naman siya sa mga bagay na ginagawa natin. Okay. Kasi sasabihin nila, ang mundo, ganito ang mundo. Ang mundo yon. Ang pinag-uusapan kasi natin dito, yung mga believers. Alam niyo, nung naging believer tayo, kung ang ilong natin ay pango, pango pa rin naman ngayon. Kung ang ilong mo ay matangos, nung naborn again ka, matangos pa rin ngayon. Kung matangos natin, matangos pa rin. Ibig sabihin, yung outer the same yan eh. Ang pinalitan ni Jesus dyan, yung loob mo, yung iyong spirit, yung kaluluwa mo, yan ang binago. Nasa Roma chapter 10 verse 10 yan, basahin po ninyo. Ang katawang natin ito ay subject pa rin sa decay. Pero yung spirit natin yan, perfect na yan. Dahil yung perfection yan, yun yung perfection na inilagay sa atin. Imputed yan. Hindi yan pinaghirapan mo, hindi yan pinagtrabahuan mo. Kaya yung mga ibang Kristiyano, yung mga extreme, sabi nila, kailangan daw laging ang suot pa magsisimba, kailangan daw proper, nakakung ano-ano. Unang-una, mali naman yung may institutional church, tapos magsusuot pa na. Meron pa nga dito eh, hindi ko na po sasabihin. Pero samahang Kristiyano rin po sila. Ang init-init nung place nila, hindi po ako nag-exera. Summer na summer, naka-tie, naka-Amerikana, walang aircon. Pero lahat sila, yung mga lalaki nakatay. Tapos bawal magtaas ng kamay sa kanila kung nagpupuri sa Panginoon. Ako, I love raising my hands, praising Jesus. Sila bawal. Magagalit yung pastor nila. At saka ang Bible nila, King James Version lang. Malamang may idea na kayo kung anong klaseng samahan ito. I love these people sapagkat nung bata kami, alam nyo itong mga taong ito, itong samahan na ito, ay nagpapalabas ng mga pelikula tungkol kay Jesus. Ang pinalabas nila dati, nagpunta sila dito sa place namin. Meron silang dalang projector. Tapos pinalabas nila yung pelikulang The Living Bible. Ginawa yung pelikula 1952. Pero ang galing nila kasi idinab nila sa Tagalog yung portion ng Passion ni Jesus. Ang ganda. Ang ganda ng pagkadab. So, nagtatagalog si Jesus dun sa pelikula. So, nakapagtawag, maliit pa kami mga bata noon, nakapagtawag sila. So, nandun kami noon. They're very passionate about the gospel also. Once saved, always saved ang turo nila. Pero yung paraan ng kanilang sanctification, naniniwala sila na kailangan gagawin mo by your own. So, yan po, dun pumasok yung mali. Kasi ako naniniwala ako yung salvation at saka yung sanctification, pareho yan, work ni Jesus lahat yan. Wala tayong gagawin. Naniniwala ako, including nung naniwala ka sa Panginoong Hesukristo, gawa pa rin niya yun. Basahin po ninyo yan sa 2 Corinthians chapter 5, verse 18. Very popular yung 17, di ba? If anyone is in Christ, he is now a new creation. Behold, all things have passed and behold, all becomes new. Diba? Yung 18, tingnan nyo. All this is from God. All this is from God. Lahat ng yan. Naniwala ka dahil sa Diyos. Dahil sa Panginoon.
hindi ka naniwala dahil sarili kong gano'n. No, no, no. So, ayan po ang ano. Pero itong mga taong ito, na ano sila kasi, sabi ko nga po, naging religion po sila. Actually, ina-atake nitong mga grupong ito, yung mga ribulto, yung mga santo. May pinuntahan po silang kakilala namin na, banggitin na po natin, mga Katoliko po. Katoliko yung pinuntahan nilang kakilala namin. Tapos, dumalo kami doon sa, anong yon, doon sa matandang yon. Tapos nalaman nila, born again ako. Mabuti ka pa kahit born again ka, hindi mo binabanatan itong mga santo ko, ganun-ganun. Ay sabi ko, sa bahay nga namin, marami kaming santo ako. Hindi naman nakaka-apekto ng salvation yan, kako. Kung may santo ka, gusto mo may santong, maski punuin mo pa ng santong bahay mo, kako, okay lang yan. Hindi mo mawala ang salvation mo dyan, sabi ko. Ang importante po, Lola, tanggapin mo si Lord Jesus as Lord and Savior. Then, nag-Bible study kami sa kanila. Look at that. Yung mga santo, nandun pa rin ba? Aba, nandun pa rin. Hindi naman hassle sa akin. Ako, wala naman akong religion eh. Okay, kahit sa makudalin, mag-Bible study tayo, pag-usapan natin si Jesus. I'm not after religion. I'm not after that. I am a happy person. Okay? I am a free person. Diba? Ba't daw ako nakikinig ng rock music? I love rock music. Kasi nakarating gila. Pinapatutog ko Nirvana, Guns N' Roses. I love it. Ako. Christian? Oo, oh, Christian ako. I love it. I'm a free Christian. Worldly ba? Hindi. I don't think so. Lalo ko nga minahal si Lord Jesus eh. Sapagkat nalalaman ko, it's all about His love for me and not my love for Him. Ako po ay napasama din sa mga taong nakaintindihan naman nila ang grace. Pero sa kabila ng lahat, nandun pa rin yung pag-obey nila dun sa pastor nila. Which is kung ano yung sasabihin ng pastor nila, talaga naman pong gagawin nila. Then na-realize ko, yung mga pinapagawa, unbiblical at wala sa Bible. Kawawa yung mga members. Nagiinit ang ulo ko pag ganun. Pero ginusto naman nila yon. So, it's their choice. Kanina pong tanghali, nakita ko po yung dalawa. Na, yeah, dati kong kasama. Hindi ko na po nilapitan, no? Pero I pity them. They're not happy. As if they don't possess the liberty that comes from the Lord Jesus. As if they're... Why? You know what? You say you're a Christian and you... Diba? You have this liberty, you have this joy, and then I saw you that... Parang... Alam niyo yung parang haggard. They look haggard and they look... Not so nice, I guess. But, siyempre pinag-pray ko rin po. Kasi, only the grace of Jesus can really transform a person. Alam niyo po, from the inside out, ha? Ha? From the inside, nagmumula sa inside. When you receive the Lord Jesus sa puso mo, dun na siya, di ba? Then, outside, magmamanifest yung glory. Makikita ng mga tao, uy, may glory, may kakaiba sa'yo. Hindi ko maintindihan, pero there's something in you that I cannot explain. Oh, ganun po yun. Ayun yung glory ni Jesus nakikita sa believer. Born again lang po nagpo-possess niyan. Sorry to say, born again lang po. Okay, so bilang mga Kristiyano, pag tumanggap kay Jesus, ibig sabihin naniwala ka na, hey, sapat na yung ginawa niya sa cross. Namatay siya para sa atin. Tinanggap natin yon by faith. Saved ka na. Once for all time. Kaya ang kaligtasan po, hindi nawawala. Hindi mawawala kailanman. Mananatili magpakailanman. Kaya kung hindi ka pa subscriber sa channel na ito, muli, malugod kitang inaaniyan. Mag-subscribe na po kayo. Click the notification bell. Share this wonderful video about the Savior who loved us and gave Himself for us. The Lord Jesus Christ Himself. At sana ipagsabi natin siya, ikalat natin siya, imarites natin siya. Kung ikaw ay chismosa, kung ikaw ay marites, imarites mo si Jesus. Si Jesus ang iyong ipagmarites. Ipagkalat mo ang kanyang pag-ibig sa ating lahat.
thank you. And as always and forever, Jesus truly loves us all.